morning, good afternoon, and good evening, everyone. Thank you for watching my first ever vlog. And this is about my breast cancer journey, my story. I have breast cancer diagnosed since February 2020. It's a HER2 stage 2. Cancer for me is a huge challenge. Make you or break you. But I just wanted to make this post to explain my situation to all others what's going on with me. Sana maging aral or inspirasyon nyo ang story ng buhay ko. And since COVID-19, pandemic, lahat tayo stay home, nasa bahay, medyo pinigil ko muna yung pagpo-post at pagpapaalam. Kaya medyo positive ko yung mga post ko sa Facebook. Since sinabi kasi ng doctor na yung stage 2 na lymph node, hindi pa kumalat sa katawan ko. So, thank you Lord, thank you Jehovah God for the good news. Good news pa rin siya. Dahil laban pa rin tayo. Papasok na tayo sa hospital at safe dito, hindi tumatanggap ng COVID. Naka-LCD screen display yung thermometer loop. Makita mo yung temperature mo dyan. Medyo mababa yung side kasi maulan-ulan sa Japan na uwi. Hindi sila tumatanggap ng COVID patient. Ayan. And welcome to Medical Center, 3rd floor Japan. Ang galing ng doctor dito na pagaling nila yung breast tumor ko within 6 months. Ready to surgery. Back. So, nandito na tayo sa second opinion ng doktor na pupuntahan natin ngayon. Ito na yung page 1, yung pinakakaba-kaba moment kasi doon natin malalaman magkano yung gagastusin, kung kahit maipundar yung gamit mong pinaghirapan dito sa Japan, yung ipon mo, siguro dahil uubusin niya. So, kailangan natin magtatanong na. So, this is it. At thank you pala, isi-shoutout ko po yung family na tumulong sa akin. Since then na nagtatrabaho ako sa Japan, till nalaman kong may breast cancer ako, willing sila laging tumutulong na alagaan ang baby ko at ako din. Thank you so much to God, family. Shout out po sa aming sacho na sinamahan ako. Super thankful ako dahil medyo nakakagaan ng loob na may sumama sa'yo since wala kang family sa Japan. Hello! Shoutout ko po yung friend kong si April Noda, si Ari, my coworker and a friend of mine. After nung, so okay na yung Japanese translation kay S, so next level naman yung chemotherapy. So kahit sino or kahit mag-isa ka, basta kaya mo, pwede naman. So nagsimula na yung, binibigyan ka na ng instruction sa first chemotherapy. At in fairness naman sa'yo, girl, no, hindi ko naramdaman yung sakit, yung hirap, yung mga nararamdaman mo during my first chemo kasi napaka-witty niya. Talagang nagpapatawa siya. Okay lang daw ako makalbo kasi nakikita na nga yung mapa daw ng Pilipinas sa ulo ko. So, meaning, manipis na yung buhok ko. So, okay lang makalbo, no? Thank you na sa pambubuli mo, girl. And I love that kasi talagang nakakapagaan ka ng nakaramdaman ng mga kinakabado at kabado sa first chemo ko. At dahil dyan, this is it. First time sa chemotherapy. Kabado. At ayan, nag-sign na ako. Hello. Ito yung first chemo ko. Ano pa siya, mga 30 minutes. After ng medyo similar dun sa kamo. Kaya mo pag makakalbo ako sa hindi po ako. Kasi siyempre nakikita ko na yung mapa ng... Ang ganda. Yan ang support ng friend. Nakikita ko nga ang mapa ng Pilipinas.
Kaya okay lang daw kahit magkalbo ako kasi mukha naman daw kalbo na yun. Tingnan ko, nakikita ka sa camera yung ano, oh. No, ang hello, ito na siya. Tinakasan ako ng wig ko kasi naiinitan na yung ulo ko. Pero gusto kasi magpasalamat dun sa Japanese na tumulong sa akin. At patuyo na yung lalamunan ko, no? Thank you very much. Takasang, arigato gozaimasu. Otsukai sama deshita. Ano, iroiro usawa narimashita. O, tasukete korete arigato gozaimasu. All the way from City Hall. Paglipat ng bahay ito, nagkasarili din ako kasi pabahay po ako noon. And then sa may insurance hanggang sa hospital, lahat na lang translation after kay S kasi missing tao naman kasi sila. So palipat-lipat ako ng mga katulong para continue, tuloy ang buhay. Gusto ko mag-thank you ulit. Sana po subscribe nyo, like, and share. Pwede rin subscribe. It helped a lot. Thank you po. Thank you for watching. Mwah!